Mga kwentong pambata. Si Snow White at ang pitong duwende. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may isang hari at reyna na namumuno sa malayong kaharian. Sadyang mabait at napakaganda ng reyna, kaya mahal na mahal siya ng mga tao. Wala na sana siyang hihilingin pa, maliban na lamang sa magkaroon ng sariling anak na matagal na nilang inaasam. Isang araw ng taglamig, nakaupo ang mahal na reyna sa may bintana habang nananahin ang damit. Isang munting ibon na biglang dumapo sa bintana ang ikinagulat ng reyna. Natuo ng pansin ng reyna sa munting ibon, kaya natusok siya ng karayom. Pumatak ang kanyang dugo sa lupa kung saan nahuhulog ang mga niyebe. Nang silipin ng reyna ang patak ng kanyang dugo sa lupa, bigla itong nag-anyong mukha ng isang sanggol. Nagulat siya at nanalangin. Panginoon ng niyebe, bigyan mo ako ng anak na babaeng kasing puti ng niyebe ang balat, kasing pula ng dugo ang labi, at buhok na kasing itim ng kahoy. At nagdalang tao nga ang reyna. Ngunit nagkaroon din siya ng malubhang sakit. Sinubukan siyang gamutin ng mga doktor, ngunit tila walang makapagpagaling sa kanya. Oh, huwag kang mag-alala mahal ko. Gagaling ka rin. Manalig lang tayo sa Diyos at huwag tayong bibitaw. Isisilang na natin ang anak nating matagal na nating hinihintay. Oo, mahal ko. Umaasa din ako sa aking pagaling. Binihayaan tayo ng Panginoon. Wala tayong dapat ikabahala. At dumating ang tagsibol. Namukadkad ang mga bulaklak na tila sinasalubong ang paparating na sanggol. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalong lumubha ang sakit ng reyna. Isang maaliwalas na umaga, sumikat ang araw na tila tinutunaw ang lahat ng niyebe sa lupa. Isinilang ng mahal na reyna ang anak na babaeng kasing puti ng niyebe ang balat, kasing pula ng dugo ang labi at buhok ay kasing itim ng kahoy. Aking reyna, ibinigay mo sa akin ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Sabihin mo sa akin ang iyong kahilingan at tutuparin ko ito para sa'yo. Salamat, mahal ko. Ngunit pakiramdam ko wala na akong oras para alagaan ang ating mahal na anak. Oh, mahal ko. Dahil sa iyong balat na maputi at makinis, tatawagin kitang Snow White. Ipangako mo, kamahalan, na aalagaan mong mabuti ang ating anak. At gusto kong mag-asawa ka ulit kapag wala na ako. At huwag kang malulungkot sa aking pagpanaw. Aalagaan ko siya kahit anong mangyari. Pangako yan, mahal ko. Huwag kang umiyak, mahal na hari. Paalam, mahal ko. Paalam. Oh, mahal ko, huwag mo kong iwan. Maawa ka. Ilang taong nagluksa ang mahal na hari sa pagkamatay ng kanyang asawa. Inalagaan niya si Snow White tulad ng ipinangako niya, ngunit madalas siyang nagtatrabaho sa kaharian. Napagtanto ng hari na kailangan ni Snow White ng kalinga at pag-aalaga ng isang ina, kaya nagpasya siyang mag-asawa muli. Napakaganda ng bagong reyna. Pero bukod dito, sukdulan din ang kasamaan at kalupitan niya. Nag-aral siya ng itim na mahika at ginagamit ito upang maimpluwensyahan ang hari. Meron din siyang mahiwagang salamin na nagsasabi sa kanya ng katotohanan tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Salamin, salamin, sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, mahal na reyna, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Mabuti kung ganon. Maraming salamat, isa kang henyo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nagningning ang kagandahan ni Snow White sa kanyang pagdadalaga. Siya ang naging pinakamagandang babae sa buong kaharian. Unti-unting nainggit sa kanyang madrasta sa kanyang kagandahan. Salamin, salamin, sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Kamahal, tunay na ikaw ay may taglay na kagandahan. Ngunit higit pa sa iyo, ang kagandahan ni Snow White. Hindi totoo yan! Pauhin mo ang sinabi mo! Paumanhin, katotohanan lamang ang aking sinasabi. Nabalot ng matinding galit ang reyna at tinawag niya ang kanyang kawal. Dalhin mo si Snow White sa gubat at patayin mo siya doon! Dalhin mo ang puso niya sa akin bilang patunay. Opo, mahal na reyna.
Pinapunta niya si Snow White sa kagubatan para mamitas ng mga may hiwagang bulaklak na lalong magpapaganda sa kanya. Dinala ng kawal si Snow White sa kagubatan, ngunit hindi niya kayang patayin ang dalaga. Oh, mahal na prinsesa, inutusan na ako ng iyong madrasta. Para patayin ka, ngunit hindi ko kayang pumatay ng mabuting taong katulad mo. Tumakas ka na, magpakalayo-layo ka, huwag ka nang babalik sa palasyo kahit na anong mangyari. Napakabait mo, Ginoo! Ngunit parurusahan ka ng Reyna kapag sinuway mo ang utos niya. Ako na ang bahala sa kanya. Ang importante ay makatakas ka. Sige na! Mabilis na tumakbo si Snow White papalayo sa palasyo. Pinatay ng kawal ang isang baboy ramo at binigay ang puso nito sa Reyna. Ngayon, ako na ang pinakamaganda sa lahat! Mag-isang naglakbay si Snow White sa kagubatan at hindi niya alam ang kanyang gagawin o kung saan siya pupunta. Tila nagsasalita ang mga puno sa paligid na kinatakot ni Snow White, kaya muli siyang tumakbo. Nadaanan niya ang maraming mga bato at halaman. At bago pa sumapit ang dilim, pinalibutan siya ng mga ibon at hinila ng mga ito ang kanyang damit. Naisip niya na may gustong ipakita mga ibon sa kanya, kaya sinundan niya mga ito. May nakita siyang maliit na bahay. Kumatok siya kasama ng mga kaibigang ibon. Malinis ang bahay, ngunit tila maliit ang mga gamit sa loob nito. May isang maliit na mesa at sa ibabaw nito, may pitong maliliit na platong may lamang pagkain. Sa loob ng kwarto, may pitong maliliit na kamang nakahanay at nakabalot ng kubrekama. Sa sobrang gutom, kumuha si Snow White ng tinapay at konting gulay mula sa bawat plato at uminom ng kaunting gatas mula sa bawat tasa. Napagod siya sa kakalibot sa kagubatan, kaya nahiga siya sa isang maliit na kama at agad na nakatulog dito. Pagsapit ng gabi, dumating na ang pitong duwende na nagmamay-ari ng bahay. Galing sila sa pagmimina sa bundok. Sinubukang gisingin ng mga ibon si Snow White, ngunit malalim ang kanyang tulog. Pagdating ng mga duwende, nakita nilang nabawasan ang kanilang pagkain. Teka, sinong umupo sa aking upuan? Sinong kumuha ng pagkain sa aking plato? At sino naman ang kumain ng tinapay ko? Sino naman kumain ng aking gulay? At sino naman kumain ng tinidor ko? At sino naman ang uminom sa aking tasa? Ang ikapitong duwende nakatingin sa kanyang kama at nakita niyang magandang dalagang natutulog dito. May natutulog sa aking kama! Agad-agad na nagpunta ang mga duwende sa kwarto. Alis ka! Ano to? Napakagandang babae naman ito! Shhh! Hayaan na natin siyang matulog. Huwag kayong maingay. Nakatulog din ang mga duwende sa tabi ng kama ni Snow White. Kinabukasan, nagising si Snow White at natakot siya nang makita ang pitong duwende na nasa tabi niya. Nagising ang mga duwende sa lakas ng kanyang sigaw. Huwag kang matakot, magandang binibini. Kami ang pitong duwende. Nandito ka sa bahay namin. Ano pangalan mo? Ako si Snow White. Paano mo nahanap ang bahay namin? Kinuwento ni Snow White ang buong pangyayari. Nag-usap-usap ang mga duwende at sinabi kay Snow White, "Kung babantayan mo ang aming bahay habang wala kami, magluluto, magliligpit, maglalaba at mananahi, at pananatilihing maayos ang gamit, pwede kang tumira kasama namin, at makukuha mo lahat ng gusto mo." Oo, buong puso kong tinatanggap ito. At masayang nanirahan si Snow White kasama ang pitong duwende. Tuwing umaga, pumupunta sa minahan ng mga duwende para maghanap ng ginto. At pag-uwi nila sa gabi, nakapaglinis na ng bahay si Snow White at nakahanda na ang kanilang hapunan. Walang kasama si Snow White sa araw, maliban na lamang sa mga muling ibon at mga hayop sa gubat na kanyang kalaro. Salamin, salamin, sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Kamahalan, tunay na ikaw ay may taglay na kagandahan. Pero si Snow White, na nasa gubat kasama ang pitong duwende, ang kanyang kagandahan ay hindi matutularan ni naman. Hindi! Buhay pa pala ang babaeng yon. Niloko ko ng aking kawal! Tuturo ako siya ng leksyon. Pero ngayon, kailangan mapatay ko si Snow White. Pero paano? Paano? Sabi mo sa akin kung paano! Napagtanto niyang nabasag ang mahiwagang salamin sa galit. Nag-isip ng nag-isip ang Reyna kung ano ang kanyang gagawin. Paano niya papatayin si Snow White? Sa wakas,
May naisip siyang paraan. Pumasok siya sa kanyang lihim na silid na walang kahit sino man ang nakakapasok. At doon ginawa niya ang mansanas na may lason. May lason man ito, sinadya ng Rey ng gawing itong mukhang sariwa at katakam-takam. At ginamit ang kanyang mahika. Nag-ibang anyo ang Reyna at naging isang matandang pulubi. Nilakbay niya ang kagubatan patungo sa bahay ng pitong duwende. Sumilip si Snow White mula sa bintana. Sino po kayo, Lola? Ano pong mapaglilingkod ko sa inyo? Buksan mo ang pinto, maganda kong apo. Mahirap lamang ako. Bibigyan sana kita ng mansanas. Kapalit ng pagkain para sa asawa ko may sakit. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng kahit na sino. Mahigpit na pinagbilin sa akin ng pitong duwende. Hindi na bale. Ito, kunin mo ang mansanas na ito. Kung maaari, bigyan mo ako ng kaunting tinapay, apo. Nang makita ni Snow White ang mansanas, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng isang balot ng tinapay. Binigay niya ito sa matandang pulubi at kinuha ang mga mansanas para sa kanilang hapunan. Kinagat ni Snow White ang isang mansanas at agad siyang bumagsak sa sahig at namatay. Bumalik ang masamang Reyna sa kanyang dating anyo. Kasimputi ng niebe, simpula ng dugo, sing itim ng kahoy, hinding-hindi ka magigising ng pitong duwende kailanman. Dali-dali siyang bumalik sa palasyo at tumayo sa harap ng nabasag na salamin. Salamin, salamin, sabihin mo sa akin, sino na ngayon ang pinakamaganda sa lahat? Narinig niya ang sagot na hinihintay mula sa salamin. Ikaw, mahal na Reyna, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Pag-uwi ng pitong duwende kinagabihan, nakita nila si Snow White na nakahandusay. Wala siyang malay at tila patay na. Kinabukasan nilang, sinubukan nilang gisingin si Snow White. Kinausap nila, ginising at iniyakan si Snow White. Pero wala pa rin nangyari. Patay na si Snow White at wala na silang magagawa. Hinimlay nila si Snow White sa kamang gawa sa dayami at binantayan nila ito. Nagluksa sila at naghinagpis sa loob ng tatlong araw. Inilibing na dapat nila si Snow White, ngunit maaliwalas pa ang kanyang mukha na parang may buhay pa at mapula pa rin ang kanyang mga pisngi. Hindi natin siya maaaring ilibing sa ilalim ng lupa. Kailangan siyang manatiling malinis at maganda. Kung paano natin siya naaalala. Gumawa sila ng isang kabaong na gawa sa salamin para maaari pa rin matanaw si Snow White. Dito binurol ang dalaga at sinulat sa ibabaw ang mga katagang. Dito nakahimlay ang prinsesang si Snow White. Nilagay nila ang kabaong sa labas ng kabundukan. Dinalaw siya ng mga kaibigang ibon at hayop na nagluluksa rin sa kanyang pagkawala. Sa kabilang dako, isang prinsipe ang nagawi sa kagubatan upang mangaso. Nakita niya ang mga duwende at hayop na nakapaligid sa salaming kahon. Nagtaka siya kung anong posibleng laman ito at kung bakit ito pinapalibutan. Lumapit ang prinsipe at binasa ang gintong nakasulat sa ibabaw. Ito ang babaeng palagi niyang napapanaginipan at nakita rin niya ang pitong duwende. Kukunin ko ang babaeng yan. Ibibigay ko sa inyo ang kahit na anong hiling niyo. Hindi matutumbas ang lahat ng ginto ang aming Snow White. Sige na, ibigay niyo na siya sa akin. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi siya nakikita. Mamamatay ako kung hindi ko siya makakasama. Balo ka ba? Ano naman ang gagawin mo sa bangkay ng dalaga? Pararangalan ko siya. Magpapagawa ako ng monumento kung saan siya ihihimlay ng mapayapa. Naawa ang mga duwende sa prinsipe at tinanggap ang kanyang alok. Pinadala ng prinsipe sa mga kawal ang bangkay ni Snow White. Habang naglalakad, natisod ang isang kawal sa maliit na bato sa daan at natanggal ang piraso ng mansanas mula sa bibig ni Snow White. Pinahinto ng prinsipe ang mga kawal sa paglalakad. Huminto sila sa ilalim ng puno at doon tinitigan niya si Snow White. Manghang-mangha siya sa kagandahan ng dalaga at hinalikan nito sa noo. Matapos nito, agad na binuksan ni Snow White ang kanyang mga mata. Nabuhay muli ang dalaga at agad na bumangon. Diyos ko! Nasaan ako? Ako ang kasama mo. Isa akong prinsipe. Kinuwento ng prinsipe ang lahat ng nangyari kay Snow White. Totoo ba ang sinabi mo? Ginusto mo pa rin makasama ako kahit napatay na ako? Pero bakit? Ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Mahal kita higit pa sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Sumama ka na sa akin sa palasyo. Maaari mo ba akong pakasalan at maging reyna ng aking kaharian? Oo! Mahal na prinsipe! Ngunit gusto ko munang makita ang aking ama. Gusto kong basbasan niya ang ating pag-isang dibdib. Nabalitaan kong umalis ang iyong ama sa palasyo at matagal na siyang hindi bumabalik. Hindi maaari ito. Baka naloko siya ng stepmother ko.
Pakiusap, tulungan mo naman akong hanapin siya. Sige, pumunta tayo sa inyong kaharian at hanapin natin siya. Tinulungan ng prinsipe si Snow White na hanapin ang kanyang nawawalang ama. Nilabanan ng prinsipe ang masamang reyna. Sa loob ng palasyo, nadiskubre nila ang lihim na silid at nakita ang ama ni Snow White sa isang selda at pinalaya ito. Nang makita ng reyna na nakalaya na ang hari at sa takot na kanilang paghihiganti, umalis siya ng palasyo at hindi na kailanman nakita pa. Inanunsyo ng hari ang pagpapakasal ni Snow White sa prinsipe. Nagpakasal ang dalawa sa isang magarbo at masayang pagdiriwang at namuhay sila ng masaya at mapayapa.